si Captain Black naman is normal lang yung boses. Parang malaki lang, nilakihan mo lang. Jockey, gawin mo ng trabaho mo. Tapos yung si Drago naman is mastadong kakargado lang yun. Hindi ka magtatagumpay, Jockey. Ano, mga ganun lang naman. Ano, tipid ano. Lagi ang iniisip ko, yung gagawin kong pagganap doon sa trabaho ng yun is, yun na yung huli. Para sigurado na pagbubutihan mo yung trabaho mo kasi, di ba, last mo nang ganap yun, so kailangan mapaganda mo. Ako po si Allan Ortega, director ng dubbing, tapos nagda-dub din, radio drama talent ng DCRH. Nasa showbiz industry rin, actor. Pero noon na naman kasi nag-aano rin ako na sa pelikula, TV, tapos may mga stage show din, yan, gano'n. Paano kayo ka-aaral ngayon sa Sa dubbing. Doon kami nag-meet sa dubbing namin sa ABS. So, may mga projects na magkasama kami. Tapos, yun nga, nag-direct din siya. So, nakukuha niya rin ako sa projects niya. Natutuwa lang ako. Pag sa dubbing na, ako nag-dub doon sa character na yun. Tapos nakikita ko, naririnig ko yung mga reaction ng mga tao doon sa character. So, nakakatuwa. Pag, halimbawa, yung character ko is nakakainis, naiinis din sila. So, ibig sabihin, nabibigyan ko talaga ng buhay yung pagganap ko doon sa character na ibinigay sa akin. Yun yung price ng mga ginagawa natin, ng trabaho natin. Yung tinatanggap ng mga tao yung trabaho natin, nagugustuhan nila, na-entertain sila. Ano yung mga notable characters nila? Marami. Pero ang bali ang isang markado yon yung kay yung sa F4 ako nagboses ako kay Vanessa din sa Ginji yung Get Backers, tapos yung Bleach ako si Uryu. Marami na akong na mga na-dub cartoons, Korean novela, Mexican. Sa akin naman sa lahat ng ginagawa ko, maging sa pelikula, TV, lahat, sa radyo. Lagi ang iniisip ko, yung gagawin kong pagganap doon sa trabaho ko ngayon is, yun na yung huli. Para sigurado na pagbubutihan mo yung trabaho mo kasi, di ba, last mo nang ganap yun, so kailangan mapaganda mo. Paano yun? Parinig? Bilisan mo na, alis. Dahil ang oras, sayang. Ano yun? Nagpusa din nagpusa daw siya. Din. Parinig? Rabbit o pusa. At bakit kayo napapunta sa lugar na ito? Sa mga baguhan talaga, siguro huwag magsawa sa pag-audition. Tapos sa pag na-reject, huwag kang masasaktan. So, try na yung try pa rin, di ba? Tapos pag nabigyan ka na ng projects, siguraduhin yung pagbutihin mo. Kasi ang ibang nangyayari, ang iniisip ka ganila, pera, di ba? Kita. Nagsisimula naman lahat sa mababa muna. Pero pag napagaling mo na yung sarili mo, napagbuti mo yung trabaho mo, yun na yung magsasalita para sa'yo, para gumanda rin ang income mo. Kung gusto mo talagang maging dubber, gusto mo pumasok sa industry nito, dapat talaga may 2 o 3 boses ka na. Kasi kung isa lang boses mo, hindi ka makukuha sa mga project kasi isa lang boses mo eh. Diba? So, kung bago kita kunin, kukunin ko na itong kayang maraming boses, 'di ba? Disiplina rin kailangan sa industry to. Tamang oras ang dating mo, kung anong call time mo, dumarating ka sa tamang oras, 'di ba? Yung iba naman dumating nga ng maaga sa trabaho, pero wala naman yung focus sa trabaho o ano-ano ginagawa. Lalo na ngayon, may uso na yung mga TikTok, video. So, diba? O, diba? Pag trabaho tayo. Kasi may oras naman. Pagkatapos ng trabaho natin, magagawa na natin lahat ng dapat natin gawin.
Halimbawa, ako, director, sinabi ko na kung ano yung character mo. Oh, hindi ka pa naman nakasalang, pero kung talagang seryoso ka at nakafocus ka, habang may nagdadab na iba at nakikita mo yung character na sinabi ko sa'yo, pinag-aaralan mo na siya. Kasi kailangan pag-aaralan mo rin yung character. Kasi bakit? Pag hindi mo pinag-aaralan, ikaw din naman mahihirapan. Mahihirapan kang sing, hindi mo makuha yung mga galaw niya, mga, di ba? So, kailangan, panoorin mo rin yung character mo para pagsalang mo sa loob, handa ka na. Ang ano mo na lang, yung mga lines. Kasi hindi mo pa naman nakikita kasi nga nandito ako sa labas eh. So, doon mo na mararamdaman yung flow nung eksena, nung character mo, kung anong dapat mong gawin. Kasi nakita mo na. Hi, I'm Clarice Laurel Magboo, aka Gandang Kara or DJ Kara. Hi, my name is Jordensis Abiliasan, also known as Dubbers in Palette. Hi, this is Kathleen of Voice Over Flowers. Ako po si Blair Arellano. Ako nga pala si Andrew San Fernando, also known as Kuya Bonjing of IFM 93.9 Manila. Hi, I'm Pinky Rebukas. Ako si Ramier TV. Gudofredo Hernandez, I'm a news program director sa ABS-CBN News Channel. Hoy! Ikaw! And then mag-subscribe ka na sa Taga Dubb TV. Please don't forget to subscribe dito sa Taga Dubb TV. Don't forget to support Taga Dubb. Basta Boses NakakaInLove, Taga Dubb. Kagi Bullshit Technique times 2 times 2 times 2! Wow! Alapit mo! Ha? Yung sabi ko sa iyo eh. Ah, iba to, pare! Iba! Iba! Paniwala ka sa akin, iba to. Tagalog TV. Subscribe na!